walang klarado na mga programa yung ating gobyerno. Bigay ko po sa inyo yung agenda ni Bongbong Marcos sa about sa ating environment. Nagpalabas kasi siya po ng statement. Alam naman po ninyo na isa ito sa mga malaking problema na kinakaharap ng ating mundo at siyempre ng ating bayan, ng ating bansa. Sabi rito po sa balita, in a statement on Friday, kahapon, yung tandem po ni na Bongbong Marcos at Inday, nagsabi na the wanton destruction of natural resources makes the country prone to natural and man-made disasters such as landslides, while flooding triggered by strong typhoons devastates wide areas. Pansin ninyo po sa mga statements nila, they have that clear understanding kung ano yung kinakaharap na problema ng ating bayan insofar as itong problema sa ating kapaligiran, environment. Sabi nila, the Philippines is now experiencing severe environmental degradation, mainly in the form of deforestation, soil erosion, disruption of hydrological system, overexploitation of fisheries, destruction of coral reefs, and extinction of species, sabi po ng UNIT team. And these problems are accentuated by the pressures of a large, fast-growing, impoverished population. Dumaming-dumami yung mga tao, pero mahirap. So, para sila mabuhay, mga kababayan, ayun. Ano man yung magiging source nila, kundi yung paligid, incomes now yung overfishing, walang klarado na mga programa yung ating gobyerno dito sa fisheries, hindi tulad nung panahon na may biyayang dagat, di ba? yun, and possibly, ibalik yun mga kababayan na napakagandang programa. And of course, the reforestation ng ating mga kabundukan. Inubos na ng mga logging companies, ang mga kakahuyan natin sa bundok at yung mga tawag dito mga projects ng reforestation program pala pangkwan lang po, hindi tulad nung panahon, hindi seryoso ngayon po, pang picture lang. Moreover, environmental degradation leads to adverse economic consequences that threaten the Philippines' prospects for sustainable development in the years ahead. Nare-recognize po yon ng team, ng UNIT team ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi po nila, nature has its own rights and should be protected. It should be allowed to flourish, reproduce, and attain its abundance side by side with human civilization. In perfect balance dapat, in harmony with our growing communities, sabi po ng BBM Inday Tandem. Ito ang kailangan natin po sa mga leaders, may clear silang understanding of the pressing problems ng ating bayan.
ng ating bansa. Hindi yung lahat generalization. Tulad ni Lumi, mama, eh. Basahin ko din sa inyo kung ano yung agenda ni Lumi. Lahat generalization. Kung ano-anong pinagsasabi, wala mang specifics. You see? Oh, kasi wala man talaga siyang pagkaunawa. Di ba? Yung mga nilalabas niyang mga statements, galing lang po doon sa kanyang staff, tinitingala lang kung saan. A product of imagination, mga kababayan. Hindi man talaga yung may personal understanding siya ng isang bagay. Nakikita niya, he has a clear understanding of things, mga kababayan. May mga specifics yan. solusyon sa mga bagay-bagay. The statement said, the unit team envisions a national government that shall uphold environmental protection and promote sustainable development to ensure that the environment is protected in the country's natural resources are utilized in a sustainable manner. Na alala ko yung Tiwidjo Thermal dito. Habang nagsagawa sila ng anong tawag doon? Drilling para sa geothermal power plant, hindi po inisturbo yung paligid. The forested area was maintained kahit dito po sa Bacon man ito. Ganon din yung ginawa. Diba? Siyempre, hindi man maiwasan na masira yung paligid kasi planta nga yung itinatayo. But after, mga kababayan, na itayo noong panahon ni Marcos yung planta dito sa amin, kasama sa plan yung preservation, protection and preservation of the environment, ibinalik nila yung kakahoyan sa paligid. Ganon. You see? So, the national government shall also undertake reforestation on a massive scale. Hindi yung pa-picture-picture lang dito sa amin. May mga tree planting po, activities. Picture lang. Pagka-picture, alisa na. Yung kahoy na itinanim, wala, nalanta. Hindi man yun, si Kaso. An important ipa-picture. Hindi seryoso, mga kababayan. Enhance forest conservation and manage remaining forest according to strict standards. Yan ang kailangan po nating leader. Sabi po ng dalawa, they're also committed to promoting responsible mining by enforcing the key provisions of the Mining Act of 1995 or Republic Act 7942. They recalled that when Super Typhoon Yolanda struck the country in November 2013, it killed more than 6,000 people and displaced over 4.1 million and affected over 14.1 million. You see? Mga kababayan, so ganon, iyon ang basis nila, mga kababayan, ng pagpalabas ng statement to tell, to inform the public na they have a clear programs in so far as protection of the environment or conservation of the environment. Yun po ang, kung yun po yung pag-uusapan. Ah, ngayon, mga kababayan, ito naman yung statement ni, hindi man dito sa environment, pero ibigay ko po sa inyo para you will have comparison
kung sino yung may clear grasp of the pressing problems ng ating bansa. Ito si Lomi, published by Philippine Star. Sabi ni Lomi, Pinoy's need compassionate leaders to address who's. Yan ang titulo nito ng balita. Vice President Lenny Robredo stressed that the need for hands-on in compassionate leaders who can effectively deal with the problems faced by marginalized Filipinos in those working in different sectors. We need a leader who really knows what is happening daily on the ground. Sabi po niya, we cannot have leaders who just receive reports from their staff. There are a lot of things, a lot of day-to-day problems that we only know because we are present. What I am saying is, the number one requirement for a leader is to be present every day. Ano yon? Anong gusto mong i-drive out? Anong gusto mong gawin? These are yun ang mga kababayan. Simple office, procedure yung sinasabi niya mo. Na dapat laging, lagi ka anyang present. Okay, lagi kang present. Anong gagawin mo? Anong mga specific things na gagawin mo? Ano yung agenda mo? Ito yung sinasabi ko, itong taong ito, wala man siyang clear understanding of things. All generalization yung mga statements niya. Tingin ka po, pag ito yung umupo, just like ngayon, sa office of the president, vice president, sayang yung pasweldo. Wala man pong ideas na masasabi natin, better ideas na kailangang may implement para mabago yung kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino. Ganun lang yung sinasabi niya. Dapat niya laging present. Oh, present ka. Sige, lagi kang present. Anong gagawin mo? Present lang. Parang sa classroom. Present nga. Pagkatapos, wala mang ginagawa. Hindi man masagot yung mga examinations ng teacher. Present lang siya. Perfect attendance. Maganda rin yun. Pero anong pakinabang mo? Robredo urged Filipinos to closely study the track records of those they will vote for. Na-examine na po namin. Kilalang-kilala na namin kung sino itong mga saying holding previous position is not enough to show person's capability to lead. Meaning, binapatamaan ito, binapasaringan si Bongbong Marcos. Maybe it's true that they became mayors, governors, congressmen, or whatever, but what if they're always absent in their performance? It's just based on the reports of their staff. Malabnaw. Mababaw. The Vice President also stressed the importance of compassionate leaders, saying empathy would help them respond accordingly to the problems of the people they serve. Of course, gano'n naman yung mga dapat na leaders. Tama ka doon. Pero yung affiliation mo po, anong ginawa ni Panot during the typhoon? Diba?
Kayo yung itong description na sinasabi ninyo po, exact description ng inahangaan po ninyong gobyerno, gobyerno ni Panot. Si Marwas, anong ginawa doon sa Yolanda? Si Panot during the ano, flooding in Metro Manila. Nung mangyari yung massacre, yung mamasapano, o tama, yung tawag doon, SAF 44, ano yung ginawa ni Pano? Imbis salubungin mga kababayan, si Bongbong Marcos yung nagsalubong yata, no? Buti sa Bongbong present doon, nakidalamhati si Panot, anong ginawa? Ah, nandun sa Mitsubishi inauguration ng planta ng Mitsubishi yata yun. Itong mga statements po ninyo, dapat sa salamin ni po sinasabi at ang kaharap kayo siyempre, salamin eh. My description for it is empathy is like your spiritual muscle. Parang ang scriptwriter nito, si Damaso na naman, may mga or spiritual muscle. The more you use that muscle, the more you feel the suffering experienced by your countrymen. Wala, hindi po namin napifeel yung ganon mga statement po ninyo. Based sa experiences ng mga Filipino sa previous administrations ng mga Dilaw, kasi marami kayong administration, di ba? 35 years. Hindi po namin yun na-feel. Kaya, ipagpatuloy na lang ninyo yung comedy skit ninyo ni Kiko. Mag-artista na lang. Yeah. At mag-TikTok na lang kayo for life para at least may contribution man lang kayo sa ating bayan. Sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan ng entertainment. Pinasaya ninyo yung mga sumaya yung mga Filipino. Ayos na niya. Mga ilang kwampa niya. Mga ilang servipan niya. Baga, hindi lang mga kababayan yung kundi pati yung mga tawagin na nila kung sino-sino mga santo. Ha? Tawagan na nila yung kung sino-sino mga santo para tumulong sa pag-angat ng kanilang ratings. Meantime, yung mga maligno muna. Mga engkanto, maligno muna yung... Tinatawagan ni Lumi para makumbinsi yung mga botante. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe.
sa'yo. Ito ay aking sa aking palagay, ang aking pinakamagandang magagawa dito sa halalan na ito, na magpatuloy sa aking serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa akin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sampayanan at sa bansa, na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumaang Pangulo Ferdinand Marcos. Huwag niyo pong kalimutan itong araw na ito. Huwag niyo pong kalimutan ang pagkikita natin ito. At kapatid po at ang lakas ng sigaw niyo sa araw na ito, alalahanin niyo na ipagpapuloy niyo na hanggang sa pinaharalan, hanggang sa mayo, ng 2024. Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating unity team na kasama ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong babiyahe, bubusina at babangon muli.